Start na tayo. Okay, yung ginawa natin, yung sinabi ni Sir na mag bibigay tayo ng video or anong sabi ni Sir, yung bibliography ba yun, Sir? May ginawa ko na advance, bali, dinire ko na dito lahat, pati yung parang CSS niya, yung sa JavaScript na term, di ko lang script yung ano niya, script yung term sa JavaScript. Pag doon sa HTML, ang term natin dati ay yung about sa mga design, ay CSS. Kumbaga, sa CSS, doon tayo gumagawa ng ano, ng mga design tungkol sa ating ginawang project or page. Dito, sa number 1 up to 51, sa number 1, meron tayong HTML, tapos yung closing niya dito sa number 51 kasi sakop niya itong buong buong tab, buong ano to, buong sheet na to. Ito yung sakop niya to sa HTML kasi HTML yung ginawa natin sa HTML. Sa HTML editor tayo gumawa, so HTML din yung ano natin. Ito yung sakop niya. Unang-una, sa hindi nakakaano sa HTML, HTML is the standard markup language for creating web pages. Dito sa pangalawang ano natin, meron tayong head. The head element is a container for metadata is placed between HTML and body. Nakikita nyo naman, between HTML and body. Ang kasi meron na tayong mga design dito sa baba, so supposed to be dapat kasunod ng head body. Kung pwede naman tayo maglagay dito ng number 3 ng body para maklose yung HTML natin, doon natin nilagay sa pinaka baba. Kasi pag nag-design lang tayo dito ng head, alimbawa, yan, ganyan. Pag naglagay tayo ng ganyan, sisave natin, makikita natin to dito sa, ayan, nakikita nyo yung head niya, ito. Ito yon, nakita nyo sa may bandang kaliwa. Pag naglagay tayo ng head, pero wala akong ginawa, kaya naka-empty lang siya. Tanggalin natin. Pangalawa, itong meta. So, lahat naman na ginagamit ng meta ay charge it UTF. Pa-search na lang sa inyo kung ano ang meaning ng charge it UTF-8 para mas lalong maintindihan. Tapos dito na tayo sa link. Ang nilink natin, so nakahang pa siya kasi wala tayong ano yung script. Nilagyan ko lang siya ng video.js pero hindi talaga yun yung ano niya. Bali, wala din to. Pero sa last ano natin, di ba na yung CSS natin, dito natin nilagay sa href dito. Pag nagana tayo, naglagay sa CSS. Correct me if I'm wrong ah, hindi ako expert, base lang to sa ano, sa aking naintindihan at saka sa aking pagre-research sa ano, sa ibang mga masters. So continue tayo dito sa body. Sana listen natin nakaraan yung body sa number 6. The body elements contains all contents of an HTML document such as headings, paragraph, image, hyperlinks, table, list, and etc. So dito sa body natin, ang laman dito, meron tayong div, meron tayong script, meron tayong div dito sa baba, at saka nag-closing tayo dito ng body sa number 50. So ito yung nilalaman ng body niya. Ito, number 8 hanggang number 50. Ito yung laman ng body niya. Ang nilalaman ng body dito natin, nilalagay lahat ng gusto natin gawin doon sa ating page. Tulad ng nabanggit natin, yung headings, paragraph, image, hyperlinks, tables, lists, and etc. So, ito yon. Ito na yung ano natin ginawa. Unang-una natin nalaman sa body itong division. Ano ba yung div or division? The div tag defines division or a section in an HTML document. Bakit siya tinatawag na div or division? Halimbawa kasi, pag gumawa tayo ng division, bali, itong area na to, itong number 8 at saka 10, ang dinivisionan niya itong number 9. Ito yung, ito yung bali clinos natin para itong style natin dito sa loob ay hindi masama dito sa ibang
sa ibang disenyo natin kasi iba-iba yung design na ilalagay natin. So kailangan tayong maglagay ng div para hindi magkagulo-gulo yung ano, hindi magkasama-sama yung design natin, kasi pag nagkagulo-gulo siya, nagka-halo-halo, ay hindi siya mananotice doon sa default browser natin. Dito sa loob ng div natin, meron tayong nilagay na style. Yung style natin, naglagay tayo ng command niya, text align, tapos naka-center para mas magandang tingnan. Tapos meron tayong mark. So, hindi nakakaalam sa style, ano yung i-design natin doon sa ating page. Halimbawa dito, ang ID niya ay yung nilagay natin sa division niya, yung style text align center. Tapos, naglagay tayo ng mark dito. Ang ibig sabihin ng mark is kung gusto natin mag-highlight ng mga letters, mostly sa letters siya, kung gusto natin mag-mark or highlights sa from the term mark, gusto tayong mag-highlights ng mga letters. So ang nilagay natin ng ano ng mark, itong caption natin, nilagay natin 'to. Itong caption, ito yung from the term caption, kung maglagay tayo ng object, ang nilagay natin intro. Tapos caption, tapos ang close, dito nag-start tayo dito sa number 9 ng mark, tapos mag-close tayo dito sa pinakadulo ng mark. Tapos may backslash na siya para ma-close itong line na 'to. So ngayon ipapakita ko sa inyo itong ano number 9 kung saan to itong caption na nilagyan, yung caption intro na nilagyan natin ng style, yung mga color, text decoration, font family at saka font size di default natin. So ito yon ang nilagay natin, yung intro nilagyan natin ng background na yellow, tapos yung kulay ng letter is red. Ayan, background sa number 9, background yellow, yun. Tapos dito, sa number 12 to 22, ang command natin sa JavaScript, meron tayong style, text align center, tapos para ma-center yung ano, para pare-pareho lahat center. Tapos meron tayong tags dito, ang ilagay natin, button on click. Para ma-click natin yung ano, mayroon tayong nilagay na play pause, saka yung meron din tayong span. The span tag is an inline container used to mark up a part of a text or a part of a document. So ang sinasabi siyang inline kasi halimbawa dito sa number 13, dito lang siya nakalagay, tapos sa number kanya-kanya siyang ano, hindi siya pwedeng hindi siya kapareho sa division na masasakop niya tong 12 to 22. Ang span, ginagamit siya sa inline. Halimbawa, yung line niya, line 13. So, nilagyan natin ng span para makapaglagay tayo ng design at saka color. Ang nilagyan natin color red, font family, fantasy, tapos play pause. Nilagyan, para yan sa, para sa kulay ng play pause at saka close natin ng span. Ayan yung inline dito, yun ito isang line or one line. Tapos sa number 14 naglagay din tayo same, nilagyan natin ng 64p or tawag diyan pixel ba yan. Number 15 ganun din yung nilagay natin, make big or nilagyan natin ng ano para lumaki siya, yun ang command niya para lumaki. Tapos number 15 make normal, nilagyan natin ng 560p. Tapos span, close button. Lagi nating tandaan na sa simula at saka sa dulo, lagi tayong mag-close. Ito din sa number 16, button din. Tapos yung BR, it means na no direction yan, walang ano yan muna. So ipi-play natin tong ano, number 12, number 13 hanggang sa 22, yung division na yan. So ito yon kasunod ng intro. Pag pinindot natin to, mag-play siya. Ayan. Tapos pag nilakihan natin, pindutin natin to, yung pindutin natin ng 640, tapos pag
medium, ganyan. Tapos yung pinakamaliit, itong 420. Nakita nyo? Pindutin natin ulit, 640, 560, 420. So, yan yun yung ano, division na yun. Itong number 12 hanggang number 22. At saka, dito naman sa ano, kasunod niyan, dito na tayo sa number 19, video. So, sa video, nilagyan natin ng ID para mamaya pag naglagay tayo ng design ng video or para manotice ng video yung design or maglagay tayo ng style sa baba, ilagay natin tong ID mamaya. Tapos dito sa number 19, kaya nilagyan natin ng ano ng video ID, video 1, tapos nilagyan natin ng width 720, height 420, tapos para makita natin yung thumbnails or poster, nilagyan natin ng picture. Ito, itong PNG na last, picture to siya. Picture. Tapos yung video natin, source, itong galing sa files natin, halimbawa dito, sa files, punta kayo sa files, tapos i-copy nyo. Tapos ipi-play natin itong 19 to, pagpakita ko sa inyo itong 19 to 20. Ayan. Nakikita nyo sa ano, itong Manlock by TV, tapos may background na blue. Ito yung thumbnails. Ito yung poster niya. Kung sa iba kung tawagin thumbnails, bali yung pangunang, yung makikita natin na unang design, tapos pag i-play natin, mawawala na yan, magpi-play na yung video. Tapos yung video na sinabi ko, ito na yon. So ito yung video na nilagay ko. Bali naka, ano, in-edit ko na to sa ano, para mag, with sounds na siya, in-edit ko siya doon sa editor ko, sa video editor, para magano ng forma niya. So, pero ito yung video niya, yan, itong nag-play. Yung thumbnails, ito yun yung nakita niyo sa panguna. Ulit natin. Ito yung poster, ito yung background poster niya, ay ito. Hey, class niyan, dahil sa website, sa mismong Autoblog website, yung ano yung meron kayo sa website nyo, okay? Kung may mga ganyan kayo, yan kasi i-attach nyo dyan. Kung mga picture lang, so, kung anong meron kayo talaga sa inyong sa autobiography nyo, kung picture throwback yan, or video, nung may video kayo, birthday pa kayo, or any family member, okay? So, pwede yun. Pwede tayong maglagay ng, ano, ng thumbnails or poster para yun yung makita nyo. Kasi pag video lang siya, pangit siyang tingnan, hindi siya excitement. So yun yung nilagay kong design ko yun or style. Nilagay ko siya ng poster, ito yun, no? Sa number 19, nakita nyo naman, poster, tapos may itong link na to, itong C, tapos user, yan yung, doon ko kinuha yan sa files, kinopy ko, tapos lagi nating tandaan yung source natin, kung hindi pa kayo marunong, i-copy path ninyo para automatic may PNG. Kasi minsan, walang PNG, hindi magpi-play yan. Itong ping na to. Minsan, screenshot 83 lang. Kasi number 83 na yung screenshot ko. Tapos walang ping. Hindi manonotice yan. Sa akin, automatic na siya kasi kinopy path ko siya. Copy path yun lahat. Doon lahat, may copy mo yun lahat. Nung ano, kung saan galing yung poster mo doon sa files. Sa video, yun din. Nilagyan natin ng MP4 para ma-emphasize doon kung video ba siya. Kasi pag MP3 to, dapat sounds. So yun, MP4, kasi video MP4. Sa ano natin, sa files natin, automatic na to pag kinapipat natin. Meron ding iba, pag walang MP4, sundan nyo lang to para talagyan nyo lang ng ganito. Pero hindi lahat siya na gano'ng magpiplay. So, yun yung 19 to 21 natin. So, sa number 21, nag-close tayo ng video. Kasi sa number 19, kailangan dito, pag nag-style tayo, lagyan natin lagi ng ID para dito sa baba, ma-recognize ng video yung dinidesign natin. So, maliwanag tayo doon.
Dito naman tayo sa number 24, yung ano, script. Ito na yung design niya or yung function. Kasi sa script kasi, more on functions siya. Sa JavaScript function, a JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. So ano yung particular task na pinereform kanina, di ba yung itong number 13 to 16, nilagay tayo ng ano, play pause, make big, sa pero nilagay natin on click para pindutin, para manotice, ito yung command pag pindot, on click. Tapos make normal, nilagyan natin ng 420 dito sa ano, sa dulo. Tapos make small, ito yung function niya na nilagay natin. Maraming function, isi-search nyo lang sa internet kung the different kinds of function para depende sa inyo kung ano yung design ninyo. Kasi sa akin, ang dinesign ko, play pause, make big, tapos nilagyan ko ng pixel, make normal, ito yung dinesign ko sa aking sa aking video. So ngayon magde-design na tayo. Yun yung design dun sa ano or function dito natin sa script. Kasi kung sa HTML, di ba? CSS yun, dito script. Sinama ko na dito kasi hindi pa tayo nagagawa ng CSS dun sa HTML or tinatawag na CSS dun sa HTML dati. Ngayon, script kasi JavaScript to eh. Itong function na to, sa JavaScript kasi ito, itong function. So, naglagay tayo ng script. Kasi kung sa HTML, pwede natin yan lagyan ng style. Or sa CSS, ngayon kasi script tayo, meron tayong bar or variables. Nag-define ka ng variable. Opo. The variable tag is used to define a variable in programming or in a mathematical expression. Mathematical expression, hindi pa natin ito matatakil, pero sa variables na to, meron tayong video sa command natin. Ang variables natin dito, itong video. Ito yung ano natin. Used to define a variable of programming. So, para ma-define yung ano natin dito sa taas, maglagay tayo ng variables. Tapos, yung ID sa yan, document that get element ID, yan yung sa JavaScript term yan. Pag nag-JavaScript tayo, ito yung term niya para makapag-design tayo dito. Tapos yung ID niya, di ba naglagay tayo dito sa number 19 ng video ID, tapos video 1. Para ma-recognize dito sa number 25 sa scripts, 24 to 43, para ma-recognize tong ano niya, design, yung function, naglagay tayo ng ID, itong video 1. Nakita niyo sa number 25, itong dulo na may close open parenthesis. Ayan yung ID niya. Diba dati sa CSS natin, kung natandaan natin, pag ID ay hashtag yun siya. Ano, hashtag o asterisk? Pag ID, hindi clear. Pag ID sir, hashtag, pag class, hashtag, okay. Tuldok. Video? Opo. I'm sorry, ano ko sa term sa ano sa pangalan, pero hashtag yun siya or number sign doon sa ID pag doon tayo sa HTML CSS. Pero sa JavaScript ito yung ano niya, document that get element ID, kasi yung element ID natin sa video ito yon, video 1 ang pangalan. Dito naman sa function, di ba na script na ano natin ito kanina. Function is executed something involves. So, ano ba yung executed na involves dun? Diba ito yung play pause, tapos yung play, tapos itong make big, make normal, tapos make small. So, ang function din, occurs siya sa pag nag-default na tayo sa browser, occurs when clicks a button. Pag tinik na natin yung button, so mag-play na yon. So, ang nilagay natin to function, play pause, yun yung sa task kanina. Tapos, itong close open parenthesis, ayan lang natin yan. Tapos, itong ang tawag yun ito sir, itong curly... curly braces. Nag-curly braces tayo para ma-recognize. Tapos, F,
explain natin to later on. My video, ayan, yung variables niya, my video, pause, my video play, ayan, nilagyan else kung meron pang iba, kung dalawang, sa isang button, dalawa yung purpose. So, dito, naglagay tayo ng else para ma-recognize yung pause. Di ba kanina nakita nyo, play, pause yung nakalagay. Para ma-recognize siya, maglagay tayo ng else. Sa JavaScript, ma-ano natin to, matatackle natin to later on. So, ayan. Ayan yung function, make big. My video, nilagyan ko ng 640 yung width niya. Tapos dito sa pangalawa, 560 yung sa make small, 420, same dun sa taas. Tapos mag-close tayo dito ng script sa baba kasi dito sa number 24, meron tayong naka-open na script. Kaya dito tayo nag-open ng script. So, yung laman ng script, ito yung variables, function, else, hanggang dito sa number 40 yung function. Yan yung laman niya. Tapos dito mag-close tayo. Para makita natin to, itong function na yan, i-play natin, i-default natin sa browser. So, ito yon. Sa nakikita nyo sa baba ng intro, pag hindi pa natin pinindot yan, so, walang mangyayari. So, para malalaman natin yung function niya, kung gumana ba siya, ayan yon. Ito yung play pause na sinabi ko kanina sa isang button. Naglagay tayo play slash pause. Kasi sa isang button, dalawang function. Tapos dito sa 640, isang function lang siya. So, wala na tong else. Direct ano lang siya. Isang function lang. So, ayan. Play natin. I-pause. Pag pinu-pause natin, di ba, na-recognize, tapos i-play na naman natin. So, ayun. Tapos ito naman 640, ayan yung function niya. Tapos 560, lumiit. Sa 420, mas lalo siyang lumiit. Balik natin. Ayan, nawala pa ang hindi pa natin i-play muna. Pindutin natin yung 640. Wait lang. Ayan. Ayan, 5, 6, 20. 5, 6, 5, 60. Tapos, ito 640. Pag nag-play lang kasi to, maano din to. Ayan. Ayan. Ang ano kasi, yung width kasi kanina sa pinareho ko lang dito sa 640 para, ayan, itong number 14 para pag, parang pantay lahat yung yung width ng video. Naintindihan naman natin, di ba? Na-gets naman natin. Kung mayroon kayong katanungan, i-PM nyo ako mamaya para mas lalo nating ma-discuss. Or pwede din magtanong mamaya kung may sakaya kong masagot. So pagkatapos ng script, meron tayong paragraph dito sa number 46. Pero yung paragraph natin, nilagyan natin ng division para masakop ng 45 to 48. Tulad na sinabi ko na yan, division para ma-recognize ng section na to o para hindi magagulo-gulo ang design natin kasi sa dami-daming design nilagay natin. Kung hindi yan nilagyan ng division, magagulo-gulo o hindi siya mag-play sa default browser. So, ayan. Sa division natin, lagyan style niya. Yung text align niya, naka-center. Tapos yung paragraph, yung P, defines as paragraph. Dito tayo sa paragraph, pwede tayo magsulat kung anong ilagay na sa paragraph, letter man or kung ano man yung ilagay natin. Pero sa akin, ang ilagay ko sa paragraph, nilagay ko siya ng mark kasi mamaya, sa nakikita nyo, may nilagay kasi yung ng design. Yung mark kasi, yun yung kung mag-highlights tayo ng letter natin or design. Kung mag-highlights tayo ng design. Sa mark natin, nilagay ko ng style. Tapos yung color niya, red. Yung font family, fantasy. Tapos yung font size, 20. Tapos yung makita nyo mamaya, yung nilagyan ko ng mark, itong click. Yung click na to na letter. Tapos mag-close ako ng mark. Tapos kasunod, yung nilagyan ko kasi siya ng in-insert ko yung
channel ko para pag-click natin, ma-direct kayo doon sa channel ko. So, alam natin na pag nag-link tayo ay kailangan may Ahref. The Ahref attribute is specifies the URL of the page the link gusto. Kung saan gusto mong ano pumunta, kung pumunta ka sa, kung gusto mong pumunta ka doon sa isang page. So kailangan maglagay tayo ng Ahref. The Ahref attribute specifies the link or destination. So yun sa sinabi ko kanina. Tapos itong sa A naman, lagi natin tatandaan, lagi magkasunod to eh. Ahref kasi yung A kasi yung pinaka-command niya, tapos dito sa magkasama yan pag ano pag naglagay tayo ng video or anumang page na lagay natin. Tapos yung target style, kung ano yung gusto nating style dun sa target style natin, nilagyan natin ng font family, fantasy, decoration, underline. Tapos ito yung manlalakbay TV. Ito yung target niya sa gitna. Makita niyo mamaya ang result nito. Tapos mag-close tayo ng A dito. Kasi para masama to dito sa number 46 kasi magkasama yan sila para mapunta tayo doon mamaya. Pag click natin tong manlalakbay, mapunta tayo dito sa nilagay ko na Ahref dito sa A sa simula. Tapos na naglagay tayo ng mark kasi nag-design tayo sa sunod ng manlalakbay dito sa four more videos. Naglagay ako ng mark. Style ko lang yun para mas lalong maganda siyang tingnan. Nilagyan ko siya ng style color red, font family, fantasy. Tapos yung pages, lagyan ko siya ng mark. Tapos closing, tapos A. Kasi nag-division tayo sa 45, mag-close tayo ng division dito sa number 48. Tapos is number 50, huwag natin kalimutan na magkasunod din tong body at saka HTML. Kasi dito sa body, kasi sakop niya to number 50. Pakita ko. Ito, di ba nakita nyo yung sakop niya, number 6 hanggang number 50. So, ito yung nilalaman ng body natin, number 6 to 50. Tapos, number 51, ito yung closing tag natin kasi dito sa number 1, dito yung pinaka, pinaka simula niya, yung open tag niya. Kasi lahat naman ng besides HTML, ito yung tag niya. Pinakasimula, pero ang iba, nilagyan nila ng doc type. Sa akin, hindi ko na nilagyan kasi okay lang naman. Hanggang 51. Yan yung laman ng HTML natin. So, ipapakita ko sa inyo itong number 45 to 48. Ayan. Paliwanag ko. So, di ba nakita nyo dito, meron tayong itong thumbnails video. Dito sa baba nito, click. Yun na yung design kanina, yung nilagyan ko ng mark. Diba nilagyan ko yun ang design ng background yellow tapos yung color red. So ito yung resulta, itong click. Saka dito sa nalakbay, wala tayong nilagay na color pero automatic siya nag-color kasi sa JavaScript, pag naglagay tayo ng target, automatic purple na siya pag sa JavaScript. Tapos dito sa for more videos, diba after naman nalakbay dun sa natin, naglagay tayo ng mark para ma-design na natin tong for more videos. So ngayon, di ba nag-link tayo ng Ahref, i-click natin tong manlalakbay TV na may underline. Nakikita nyo? Kasi intro lang tong nasa natin, highlights lang tong nasa pinaka bungad niya, itong manlalakbay TV na may poster. So i-click natin to. So ayan na, ma-direct na tayo dito sa page ko na pinaka main page. Ayan. Dito sa may nakita kayong mga video, di ba? Meron akong nilagay dito na link subline to Google Chrome. Tutorial ko 'yan, may version kung paano kung nilink yung yung Sublime ko doon sa Google Chrome. Sa hindi pa nakaalam kasi hindi mag play yung niyo, hindi yun magde-default yung HTML niyo yung browser niyo. Kung hindi kayo na-connect doon sa Google Chrome, kung ano yung magiging default browser niyo sa inyong HTML. So any question po na pwede nating masagot. Kung naguguluhan kayo or meron bang hindi kayo na intindihan sa presentation ko. Magtanong kayo class. Ipo-post ko to sa sa YouTube channel ko itong explanation ko para ma-recap ninyo doon kung yung explanation para
Kasi 'di ba pag explanation lang tulad nito, pag hindi natin personal na ginawa, hindi natin sinabayan, ay hindi kaagad natin magigets. So, pag habang gumagawa kayo sa inyo, sa sarili niyong ano, sabayan niyo itong ano, itong video na 'to. So, 'yun lang. Sana Felix, ko lang. Pag ano, kunyari, diba, sa, diba laptop yung gamit mo? Kunyari, pag inana natin sa phone, okay naman siya? Oo, okay naman siya sa phone. For example, kasi yung... lang, sa akin kasi, phone yung gamit ko. Opo. Ang sa phone kasi, te, diba sa phone, may makita kang sa right side, sa pinakataas, may 3 dots. Automatic na kasi siya na gano'n, te. Kung mayroon kang browser na naka... download sa cellphone mo, automatic na siya default, kasi dito sa laptop kailangan pa siyang i-register doon sa Google Chrome. So doon sa cellphone, pindutin mo lang yung ano, tapos open to browser doon sa cellphone, kasi yun yung gamit ko nung nakaraan. Kasi sa cellphone ano yan, yung kung ano yung default browser, yung ano yung browser na ginagamit, so automatic na siya doon. Okay. Tapos kung ano, hindi nyo makita doon sa ano, kung hindi talaga magpe-play, punta kayo sa settings, punta kayo sa hanapin nyo yung apps, tapos default apps, may kita kayo doon, magpapipilian nyo kung saan saan nyo pwede i-default yung apps, kung Sublime, kung saan nyo pwede i-default yun. Meron kayong mapagpalian sa settings sa cellphone. Explore nyo yung settings na cellphone, kasi may mga ano din doon na pwede natin magamit. Ipo-post ko to sa ano, for more ano, reference sa YouTube channel ko. Maraming salamat sa inyo sa pakikinig. Sana may na ano tayo, may natutunan.